afternoon, good noon. Dito ako sa Taiwan ngayon, naka-quarantine pa rin. share ko sa inyo tong about sa tungkol sa ano, tikot sa kabisa. Ano bang ginagawa sa tikot sa kabisa? At gaano katagal bago ka ma-appointment sa tiko? At depende po yan sa ano eh. Depende yan sa agency kung gaano katagal, gaano kabilis. At depende sa agency at broker sa Taiwan. Kung halimbawa mabilis yung employer mo, yung talagang arat yung employer mo na makaalis ka na agad dun sa Pilipinas, pupursige ng ano yan, ng broker tsaka yung agency sa Pilipinas na dapat ito si ano ganyan, sa aplikante na to, dapat magkaroon na to ng slot sa TICO. So pag may ano ka na, may slot ka na sa TICO, ang ginagawa ng TICO tsaka visa, tatawagan ka na yung agency, sabihin nun, oh, ito na yung schedule mo sa TICO, tapos ito yung mga requirements. Alam nila yung mga requirements na gagawin eh. Tapos, kung schedule mo na, sabihin, ibibigay ni agency yung number ni LO. Si LO, yun yung mag-a-assist sa inyo dun sa Taiwan Embassy. Tapos, pag sinabi ni agency na okay lang, maaga kang pumunta dun, dapat alas 8 na umaga, nandun ka na. Hindi, syempre, ikaw, excited ka kasi gusto naman magtiko. Aga mo din ang pumunta dun. Tapos, pagpunta mo dun sa Taiwan Embassy, dyan sa RCBC Plaza, sa may Buendia, tatawagan mo yung si LO, sabihin mo, andito ka na sa RCBC Plaza, saan ka ba mag-aantay sa kanya. Doon ang antayan doon sa mga magtitiko, sa may ano, sa may parang baluarte yun eh. Open siya. Pagpasok mo doon sa may slide, ay ano, pintuan, open siya, tapos doon yung lahat ng mga ano doon, mga magtitiko, iba-ibang agency doon kayo mag-aantay kasi, di ba sabi ng agency, alas 8 na umaga, dapat nandun na kasi yung schedule ng TICO. Hindi totoo yun. Ang bukas ng TICO, alas 2 ng hapon. Una ng hapon, alas 2 ng hapon. So pagdating ng alas 2, ala una imidya ng hapon, saka pa kayo akit dun sa taas. Tapos, hindi ang haba ng oras ang pag-aantay mo, di ba sabi kasi alas 8 na umaga, dapat nandun na daw para sa TICO daw. Mula alas 8 na umaga hanggang ala una imidya bago kayo papasokin sa taas. Kaya ang gagawin mo doon habang nag-aantay ka, labas ka muna, tapos kakain doon sa mga fast food. May mga fast food dyan eh. Kain ka muna doon ng tanghalian, tapos balik ka ulit, antay ka ulit doon, tapos pupunta doon si LO nyo, tatawagin kayo isa-isa para sa signature. May paper mo kayo doon sa requirements nyo. Signature lang naman eh. Yung sinasabi ni agency na magkita mo na kayo ni LO dito sa baba ng agency kasi ibibriefing kayo. Paniwala dyan. Ang ibibriefing, magpiperma lang ng ano mo doon, signature ka lang doon sa requirements mo. Tapos, yung briefing na sinasabi niya, ano lang naman yun. Mag-antay lang kayo dito ng ilang oras kasi mamaya pa tayo papasok mga alao na imidya. Tapos, pag alao na imidya na aakit kayo doon, mag-roll call kayo. 1 to 10. O ilang kayo lahat, tandaan mo yung number mo. Kasi sunod-sunod din eh. Sunod-sunod yung number nun. Tapos aakit kayo dun sa ano, third floor yata yun. Tapos, papasok kayo dun sa isang room. Lahat ng mga papasok doon, iba-ibang agency. May factory, may caretaker, magkakaibang agency yun. Tapos sama-sama yung hawak ng ilo doon. Tapos tambay naman kayo doon ng ilang oras, isang... Ay wala, may isang oras, mga 20 minutes, ganun katagal lang inaantay doon habang nakaupo ka. Tapos, CR ka muna, tapos sa CR, roll call naman kayo doon. Tatawagin yung 1 to 10, pababa yun, sasakay ng elevator, baba ulit kayo doon sa first floor. Tapos, sunod-sunod na yun sa number, tapos papasok kayo doon sa elevator, 7 na tao or 6. Aakit kayo doon hanggang ano, sakay ka doon sa elevator sa 40 floor. Tapos pag akyat doon sa 40 floor, pila-pila naman kayo doon. Tapos antay yung tawag, papasok kayo doon 1 to 10, pila kayo doon sa loob ng embassy. Tapos sasabihin na ni LO na
Habang nakapila kayo, pagkatapos ng isa, automatic sasabihin na yung pangalan mo. O ako si Annalisa Moreno. Tapos kasi pagdating mo dun sa window, yung babae dun sa embassy, Taiwan Embassy, hindi na magsasabi, oh, sino ka ganyan. Ipapakita lang na yung ano mo, yung application mo, kung ikaw ba yung nasa picture. Sasabihin mo, ako po yan, Annalisa Moreno. Tapos ipapakita na yung picture na yun. Sasabihin mo, ganun ka lang, thumbs up ka lang na patunay na ikaw yung nasa ID picture na yun, sa application na yun. Tapos si LO naman yung mag-guide sa'yo, magta-thumb mark. Ika-guide din yung kamay mo, anong online ni thumb mark, ganyan, 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 ganyan. Pag okay na, sasabihin ni LO, okay na ba ma'am? Okay na, pwede ka na umalis. Baba ka na doon, tapos pwede ka na umuwi. Yun lang, ganun lang kabilis ang take visa, guys. Ang matagal lang doon yung pag-aantay. Kasi di ba sabi ng agency, dapat alas 8 ng umaga, nandun ka na. Kasi yun tayo yung schedule ng TICO. Ang schedule talaga ng TICO, ang pagbukas ng TICO, yung pwede na pumasok yung mga ano doon, mga aplikante doon para sa visa, alauna ng hapon o kaya alas 2 ng hapon. Pero pagkatapos ng ano mo doon, sabi mo na ikaw yung pangalan mo, tapos ikaw yung nasa picture, tapos tambar ka na, pwede ka na umuwi. Ganun kabilis, wala pang ano, 5 minutes, tapos ka na doon. Tapos uwi ka na. Ganun lang yung ginagawa sa visa TICO, guys. Tapos, gaano katagal yung ano, process ng visa. More than 10 days. Minsan umabot ang 15 days. Depende sa bilis ng labas ng ano mo, ng papel mo. Kung walang problema yung papel mo, walang problema yung mga requirements mo, lahat tama. 10 days pa lang, nandyan na yung visa mo, guys. Tatawagan ka na agad ng agency mo na, oh, andito na yung visa mo, mag-ano ka na, mag-home quarantine ka na, self-monitoring ka na, tapos punta ka dito sa agency, magbayad ka na sa kulang mo sa processing fee. Yun, mag-paid ka na doon. Tapos, pag-home quarantine ka na sa bahay niyo, tapos waiting ka ng update ni agency kung kailan ka luluwas ng Manila para sa ano mo, swab test mo. Tapos, bago ka mag-swab test, bibigyan ka na referral para sa swab test. Tapos, paghawak na yung referral para sa swab test, pupunta ka sa clinic, doon ka magpa-swab test. Tapos, pagkatapos mo mag-swab test, punta ka na sa hotelan mo. 2 days ka mag-hotel kasi mag-quarantine ka muna doon. So, yun lang guys. Yun lang ay yung ginagawa sa visa. Kasi ako, ang tagal ko nag-antay sa slot ko sa ano sa TICO. Inabot na ako ng 2 taon. 4 na buwan. Kasi naudot-udlot yung dapat mag-TICO na ako. Naudot-udlot kasi nag-lockdown ang Taiwan last year. Tapos diretso na yun. Kailan na nagbukas nung February ano 15, 2022. Tapos nagbalik ako sa agency nung ano lang, nung March 2022. Tapos yun, tinuloy-tuloy ko na pag-process hanggang sa nandito na ako. Mabilis na yung releasing ng ano ko guys, ng visa ko. Mabilis na siya sa awan ng Diyos, wala problema yung visa ko. Yung mga nakasabay ko nag-take ko, madami kami nun eh. 25 yata kami lahat nun. Madami pa yung iba na hindi pa naka-flight kasi nagka-problema sila sa visa nila. May mga problema sila, di ko alam kung anong problema sa visa nila, basta meron. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa Pinas. Sa batch ko sa TICO, nakilala ko, 2 lang kami magkasabay pumunta dito. May iba pa doon, nag-aantay pa. So, yun lang guys. Salamat.